I got pregnant back in 2017. However, I got a miscarriage. And yun, pinilit ko. But the second miscarriage was different. Sobrang painful sa akin kasi pangalawa na siya. I really wanted to have another child. Another OB told me that you'll have 5 to 1% chance of having a kid again. Alam yung mga lalaki, pag sinabing, di magkita tayo for closure, huwag kayong maniniwala sa mga ganun. Para akong biggest achievement at the same time, biggest disappointment. Hindi eh. Iba pala yung feeling. Ano ba yan? Kasi naman, wala pong 5 minutes. Pwede sigawan kami lahat sa video call. Kasi siya, ganito, ganyan. Eto pa, wait lang. Hi guys, I'm Mommy A. I'm a financial advisor, a fraud specialist or analyst, should I say. I have 2 kids. I'm a racketeera mommy rin at the same time. And I also own a group, a Facebook mommy support group that helps everyone and welcome any forms of moms all over the world. Actually, I got pregnant at an early age, 19 during that time. Siyempre, pag medyo teenager ka pa, medyo mapusok, ganyan. It was never planned, so bigla na lang siya. He was just my boyfriend during that time. And then wala pa sa isip ko talagang mag-asawa kami or magpakasal kami, ganyan. Siyempre, pag bata ka pa, parang hindi mo pa medyo iisipin na magpakasal ka. 7 years after, you know, magsama kami, 7 years, mayroon na kaming kid, parang we're ready financially. Matured enough na rin kami. So, we started to try. The first trial was successful naman. Yes, I got pregnant back in 2017. However, binigay siya sa amin for like mga 3 months or 5 months, I think. 5 months lang. And then I got a miscarriage. Nalaman ko lang na hirap na pala akong magbuntis because of, or after the miscarriage. The cause of the miscarriage was, number one, sabi ni OB during that time, it's because of stress, pagod, sa gawaing bahay, or sa work, because I also work at the same time. And based on science, or based with my OB's diagnosis, it is low-lying placenta. If I remember it right, during my first few weeks of pregnancy, binigyan na nila ako ng medicine for pampakapit, ganyan. Tapos, weekly check-ups. Usually kasi pag pregnant ka, parang you have a monthly check-up lang. So sa akin, I have weekly check-up na kasi nga parang medyo mabagal yung heartbeat or minsan mabilis yung heartbeat. Tapos, medyo hindi siya lumalaki, something like that. So yeah, very, very sensitive pregnancy. Kailangan kong mag-bedrest. Kung kailan finally decided na akong mag-bedrest, there, that happened. I'm in denial about it. Hindi ko siya iniisip. Parang wala lang. Tapos na. When I was rushed to the hospital to have a DNC, we call it RASPA in layman's term. Parang normal lang siya sa akin. Wala nangyari. Pumasok ako ng ER. Lumabas ako ng ER. Umuwi ako ng bahay. And then I just need to rest. I need to take my maternity leave. Take note. Ang maternity leave, parang wala lang. So, yeah. This was the first miscarriage I had. The first one is not... Paano ba yun? Paano ko ba siya i-describe? Na parang wala lang siya sa akin. Kasi siguro nga in denial ako. Na parang, ay, nagbuntis pala ako. Wala akong masyadong problema. But it started to kick in sa akin na nandun na yung depression when I had my second miscarriage.
It was a year after, kasi sabi ko, yun nga, para since parang wala lang sa akin yung una, sabi ko, sabi ni OB, mag-pills daw muna. So I skipped my pills kasi sabi ko parang normal lang naman, I would still got pregnant. Kasi I really wanted to have. Another child. The reason is that I'm an only child. So parang ayokong maramdaman ni Kuya, which is my eldest, kung ano yung mga pinagdaanan ko. And yun, pinilit ko. But the second miscarriage was different. Hindi ako na naraspa. Wala akong naramdamang paglilihi. I woke up one day, sabi ko, parang delayed ako. Oh my God, this is it. So I was the happiest. So nag-PT ako. Positive. Pero yung line sa kabilang side, medyo malabo. So sabi ko, ay, okay, baka false positive. One day nakalipas, wala pa rin ako. And then, bigla ako nagkaroon. So, sabi ko, eto na naman to. Parang, hindi na ba talaga, wala na ba talagang chance? Parang ganyan. Pa-check up ako, ganyan. So yeah, it was positive, may ganito, may ganyan. But hindi mo na kailangan mag-raspa because kakaraspa mo lang. So it would trigger na mas lalong numipis pa yung matres ko. Nung sinabi yun ng doctor sa akin, sabi ko, okay. So I just need to undergo maternity leave again. Nang wala naman akong hawak na bata. That was sobrang painful sa akin kasi pangalawa na siya. Stable naman na yung finances namin. Ready naman na kami ni husband. Parang kaya ko naman ang mag-alaga ng anak. However, ayaw pa rin ibigay. Malik ako, punta ako sa OB ko. Another OB told me that you'll have 5 to 1% chance of having a kid again. Doon pumasok sa akin yung depression. Na parang, bakit may mga ibang tao na di naman nila kayang alagaan yung kids nila? Bakit sila yung binibigyan ng maraming kids? So yung turning point ko was my second miscarriage and the acceptance is sobrang tagal. What I did is that, umabot pa ako sa punto na sabi ng panganay kong anak sa akin is that, pinatay mo yung kapatid ko. So parang, ano bang ginawa kong mali? Parang sobrang, siguro sobrang bad girl ko talaga. Kaya ayaw na ako bigyan ng pangalawa ka. Tama na daw yun kasi sutil daw ako. So I was just, you know, playing around with it. But deep inside, it's really so, so painful. Siguro, what I did is to love myself. Hindi sisihin yung sarili mo of what happened. And also focus with Kuya during that time. Talagang yung focus ko nasa kanya lang. Work ako, mag-work tayong mag-asawa para mabigay natin lahat sa anak natin kasi isa lang siya. So there. Since sabi ko nga sa inyo, nag-start akong mahalin ulit yung sarili ko. From being so kain ang kain. I went to healthy living ng very, very light. Siyempre, expensive yan, alam natin. Latter part ng 2018, nung nag-start na akong parang tanggapin na it's about time to love myself again. Magpaganda na lang ako kasi mamahalin naman ako ng asawa. Sharing! Ganun excited ako. So, nag-keto ako, nag-intermittent fasting ako, bumaba yung timbang ko, tapos nag-stop ako mag-pills. Sabi ko, try natin, malay mo. And in 2019, I got pregnant. And he is now 2 years old. Actually, ang tagal nung process ko eh. Parang 2 months bago ko pa sinabi na, yeah, muntis nga yata talaga. Na okay, my heart, nararamdaman ko ah. Parang ganon. So, ang difference nito is that when I had Kuya, wala akong limitations. Pwede kong gawin lahat, pwede akong maligo anytime, pwede akong kumain kahit anong gustuhin ko, pwede kaming umalis, pwede kaming gumalang mag-asawa during that time. But this time, it's very, very, very different. Kailangan nasa bahay ka lang, nakahiga ka lang sa kama, hindi ka pwedeng gumalaw. Ang gamot mo 3 times a day, which would cost you
suntok sa buwan mga mama na katulad ko that is still hoping and trying. I accepted everything with open arms nung nalaman ko na this is it. And hindi ako nag-post sa social media kasi pre-event ko na maraming makaalam. Kasi they would say, congratulations, congratulations, tapos biglang mawawala. Mas masakit siya sa akin. So what I did, nung 8 months na ako, dun ko lang sinabi na finally, you'll be out by March 4. Yun yung difference, yeah. Kuya kasi is Sean Ryan, so SR. My youngest is Sebastian Ryan. So parang iniisip ko, kung Ryan ulit, which is the name of my husband, unfair na nun sa akin, dalawang lalaki na ngayon, parehas pang pangalan mo. Lugi na ako, parang ganun. So we did Sebastian because I really love the name Sebastian. It's also a Bible name. We just wanted na, yun nga, puro SR yung magiging name. I wanted sana Royce, Bri, something like very millennial. But you know, my husband is hindi ganun. So dun tayo sa medyo magandang pakinggan na parang heavenly ganun. Sebastian Rai, R-A-I, is my rainbow.